makatuwaan ng salita ng Diyos ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Colossus 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, kasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alap at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na tako ang puso ng mga may asawa na sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak.